Pangulong Duterte, matindi na ang galit sa mga NPA or New People's Army. Sa mga teroristang pinagpapatay ang mga sundalo at pulis na naghahatid ng tulong sa mga tao at pagkatapos ay kinukuha ang supply at ang pagkain para sa mga mahihirap na tao. Panoorin ang babala ng Pangulong Duterte patungkol sa martial law. Kung ikaw ang tatanungin, sang-ayon ka din ba sa martial law para maubos na ang mga NPA o terorista sa ating bansa? Please i-comment mo lang sa ibaba at panoorin na natin. We have to do it because everybody is doing it. It's wearing a mask. I cannot guarantee or anybody else for that matter in this table na hindi tatamaan. We are all at risk. But do not increase the odds or the chances of getting it. I never said I will declare martial law kasi martial law para lang yan sa mga rebelde, para sa mga komunista. Now, let me be very clear on this. If itong lawlessness which has imposed on us by the NPAs for the longest time, 53 years, baski saang probinsya may NPA, kanina o kahapon, dalawang army nag-escort para i-deliver ang supply sa mga tao pati pera, pinatay ninyo. If that is not lawlessness, what is that? Tell me. Kaya ngayon, pag nagpatuloy kayo ng lawlessness ninyo, patay dito, patay doon, and it's happening all over the Philippines, maybe I will declare martial law because kayong mga NPA ang numero uno. Kinukuha ninyo yung mga tulong sa tao, pati yung supply pagkain nila. Kaya, I am now warning everybody and putting notice sa armed forces pati police. I might declare martial law and there will be no turning back. Kung ano ang martial law na klaseng gagawin ko, akin lang yan. Pero kung gusto ninyo, kasi pinagpapatay ninyo yung mga sundalo ko pati police, na wala namang ginawa kung hindi samahan lang yung nagdi-deliver ng pera pati pagkain. Ang utos ko sa kanila, patayin kayo? O di patayin ninyo sila? Lahat na. Tapusin na natin ito sa panahon ko. I have 2 more years. I will try to finish all of you. Pati kayong mga legal, magtago na kayo. Huwag ninyong sabihin putang ina na wala kayong, you know, you're a bullshit, you're the legal friends. Sa inyo, kumukuha kayo ng pera. Ang mga negosyo dito na malalaki sa Pilipinas, nagdideposito ng pera yan sa bangko, sa account ninyo. Kinukuha ninyo yan. Yan ang totoo dyan. Kaya nabubuhay yung NPA. Pati pa yung extortion ninyo doon sa laba. Marami kayong pera. Alam mo, ang gobyerno ayaw niyan. Government is very jealous. There is only one entity who can collect taxes. It's government. And that money must be put. At ito ang ilang mga comments sa ating channel. Sabi naman ni Kissimi, si Tatay Digong Duterte, you are the best ever president. May ignore the bashers, be strong and powerful president. The whole country loves you and we stand by you. God bless us. All hope we all survive. Sabi naman ni Sama Lama, God be with you, sir. Sabi naman ni Luella Pamintuan, we pray for you, our beloved president. Sabi naman ni Lynn Montana, huwag ka na po umalis, Mr. President. Hayaan mong mga bobong, mga walang alam kung magdada na magdada po. Sabi naman ni Laura Baldomaro, Tatay President, ingat din po kayo lagi kahit may mga bashers and opportunists out there.
We are still here who strongly believe in you. Thank you sa malasakit bilang tatay ng bansa. We respect and love you. May God guide you and God bless you all the time. Sabi naman ni Seni Cagite, totoo ang sinasabi ng mahal na Pangulo. Kaya ako saludo sa ating presidente. Batikos ng batikos, wala namang nagawa sa bansang Pilipinas. Walang hindi maidadakdak o masasabi para mapansin lang sila. Proud ako sa mabuting Pangulo katulad ni Tatay Digong. Tatay Digong, God bless you po. Ingat po kayo lagi, Tatay. Malalampasan din po natin ito. Stay safe, Tatay. God bless, Tatay. Sabi ni Orlando Duran. Sabi naman ni Christer Quaresma, Pangulo, huwag ka nang umalis dyan sa pwesto. Mababago na naman ang pamahalaan. Ako bilang isang Tagalog na Pilipino, ramdam ko ang pagbabago na nangyayari dito sa Pilipinas. Sabi naman ni Pao Malik, maraming nagmamahal sa iyo, mahal na Pangulo. God bless you po. Sabi naman ni Victor Rosauro, wala ka ng katulad naming Pangulo, nag-iisa ka. God bless po. Sabi naman ni JR Rafael, maraming salamat, President, sa lahat ng mga pagsasakripisyo mo para sa mamamayang Pilipino. Sabi naman ni Sage Marie Inso, sana po suportahan natin ang Pangulo. Bihira lang ang Pangulong kagaya ni Duterte. Lahat ng tulong niya na ibinigay sa lahat ng mga mamamayan, isinagad niya na para sa akin, the best siyang Pangulo. Saludo ako sa kanya. God bless po sa iyo, Tatay Digong. Sabi naman ni Maharlika Igarashi, stay safe po, Mr. President Duterte, and relax. God bless you always, Sir President Duterte. Mabuhay ang Presidente Duterte. Maraming salamat po sa kaligtasan ng ating bayan, lahat ng tao. Maraming salamat po sa pagtulong. Alam po namin, Mr. President Duterte, pagod na kayo. Alam po namin, gumagawa po kayo ng paraan para sa ating bansang Pilipinas. Sabi naman ni Imelda Suarez, we love you, President Digong. Pray for your health. God bless you and your family. Sabi naman ni Bell TV 88, mag-ingat po kayo lagi, mahal na Presidente. Sabi naman ni Operian Church, we are praying for you, Mr. President. At yan ang ilang mga comments dito sa ating channel. Mag-comment ka lang sa baba para ma-feature or ma-shoutout yung comment mo sa mga next videos.